para po maiwasan natin yung ganitong sistema sa pag-i-incubate ng itlog, panoorin nyo po hanggang dulo yung video na to para magkaroon po kayo ng idea. And nasa inyo na po yan kung gusto nyo pong sundin yung mga ginagawa ko po at yung mga sinasabi ko po about sa pag-i-incubate ng itlog. Ito po ay para sa mga baguhan lang, at doon po sa mga veterano, welcome po kayo dito sa aking munting YouTube channel. Comment na lang po para makatulong po tayo sa mga baguhan. Kung na buta ka pala dyan na boss. Iyo. Sayang ko taay. Kaya pagkabot ni Bobby ng hapon, tingsa ano ko tulo si ko, ano ang siyo. Alhalot ang saro. magandang umaga po muli sa inyong mga kasabong. Bali, welcome po ulit dito sa aking YouTube channel po, Masal Di Sabong Bicol. At kung sakaling hindi pa po kayo na pag-subscribe dito sa YouTube channel ko po, paki-subscribe na lang and pakipindot na rin po ng bell button para maging updated po kayo sa mga susunod na i-upload po natin na video. Ngayong umaga po, yung bali topic po natin ay yung kailangan po talaga ay may yung sinasabi na may knowledge or may common sense po sa pag-ooperate ng homemade incubator para maiwasan po natin yung casualty sa ating mga CCU dun sa malapit na pong mapisa and dun sa stage na palabas na po yung CCU, ay kailangan din po natin talaga yung sinasabi na common sense po. Common sense po, napaka-importante po yun sa pag-incubate ng itlog dito sa homemade incubator po natin. Kasi once na nakita po natin yung CCU na lumabas na doon sa kanilang shell, napisa na po siya. Halimbawa, mayroon na pong napisa na isa pa lang. Nakita nyo na po na lumabas na yung CCU after a minute po or ilang segundo, ilang minuto po, nakita nyo yung CCU. Natuyo na po yung balayibo niya and nakita niyo po humihingal yung mismong CCU. Isa lang po ang ibig sabihin nun. Masyado pong mainit yung temperature ng loob ng incubator po natin. Kaya wag po natin hayaan na walang bahala po dun sa mismong incubator na ganun po yung nangyayari sa loob ng incubator. Kasi yun nga po ang sinasabi na common sense po, wala naman po makakapagpaganda ng pagpapapisa ng incubator po natin na ganito kung papabayaan lang po natin. Kasi nakita na po natin na naghihingal po yung CCU, ibig lang po sabihin nun talagang mainit na po yung loob ng incubator. Kailangan po natin i-double check yung thermostat, yung tamang setting niya, kung saan po naka set up yung pinakang temperature ng incubator po natin para maiwasan po natin, para maagapan po natin yung mga pagkakamali. Kasi hindi naman po tayo na sinasabing perfecto na po, yun po ang sinasabi na tao lang po tayo, minsan nagkakamali, minsan hindi na po natin na aabot yung part na ganong mga bagay na hindi po natin maiwasan na nagalaw yung pinakang thermostat niya po. Once na nagalaw po kasi yan, may tendency na bumaba yung temperature niya. Mas okay lang po yun, bumaba yung temperature niya doon sa time na maghahas na po yung mga CCU, yung mga itlog. Kasi wala na pong mamamatay dyan. Unless bumaba man po yung temperature niya, hindi naman po yan bababa na masyadong mababa. Bababa man niya mga ilang percent lang po. Pero once na tumaas po siya, na makita nyo talaga na humihingal yung CCO, ibig po talaga sabihin niya masyado po mainit. Yun po ay sa loob lang ng 3 hanggang 5 oras po siguro, baka hindi naabutin ng 5 oras, mamamatay po yung mga CCO, pati po yung nasa loob ng itlog. Kaya yun po, gusto ko pong remind po doon sa mga baguhan and doon po sa mga nagsisimula pa lang na nag-i-incubate ng itlog para po maiwasan natin yung bagay na ganun. Kasi yun po, kailangan din po talaga na
on-hands, monitor po natin, lalong-lalo na doon sa malapit na po magpisa yung itlog. Kasi nandyan po din yung mga critical na stage. Minsan, meron pa dyan mga pinapasok ng langgam, yung shell na nagkakrak pa lang. Isa pa rin po yun sa mga dahilan na nagiging sanhi ng ikamatay ng sisiyo sa loob ng shell. Pero doon po sa nag-overheat po talaga halos lahat. Doon sa langgam po, ang sistema naman doon sa langgam, once na may inatake yung langgam, kung saan nag-crack na yung inatake nilang isang itlog na nandun pumunta yung langgam, halos lahat po nandun pumupunta yun. Kasi parang nang-imbita rin yung mga langgam na, oy, nandito mayroon tayong pagkain dyan. Yan na po, yun ang na ano po na namamatay pa po yung sisiyo, pero hindi po lahat, hindi katulad nung nag-overheat po yung incubator, nagtaas po yung temperature niya, halos lahat po mamamatay. Kaya sana po magkaroon din po to ng aral or idea po dun sa mga baguhan na nag-incubate po. Monitor po natin yung incubator natin. Yun po ang sinasabi. Common sense po. Kailangan kung hindi nyo pa po alam, ay mayroon naman po tayong pwedeng mapagtanungan. Magtanong po tayo dun sa may alam, and sana naman po ay maiwasan na po natin yung mga bagay na ganyan na nangyayari sa ating pag-i-incubate po ng itlog. And maraming maraming salamat po. Hanggang po sa muli, Mang Saldi Sabong Bicol po. God bless po sa inyong lahat.